Kumusta kayo lahat? Ngayong araw nito pag-usapan natin kung ano ang mga terminolohiya na patungkol sa bawat kulay. Na ang alam lang natin kalimitan ay kung ano ang terminology na ginagamit sa Ingles at sa wikang Tagalog. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang tawag sa wikang Filipino. Yan ang alamin natin ngayong hapong ito. At kasama po natin ang aking kapatid. Nasa bahay pa ako sa Gloria. Aking kapatid, si Rain. Say hi! Hi! Welcome to my vlog! At ngayon po, ang gagawin natin ay tatanungin ko siya kung ano ang alam niya na tawag o meaning noong kulay na yon. At ipapaliwanag ko sa kanya kung tama siya o mali. Ayan. Dahil nga, kalimitan nga po ang alam lang natin, lagi natin nagagamit ay yung sa wikang Ingles, or kaya may sa wikang Tagalog. Pero hindi natin alam kung ano ang mga terminology pagdating sa wikang Filipino. At alam naman natin ang Filipino ang ating pambansang wika. Ngayon, simulan na natin. Handa ka na? Yes! Handa na. Okay, simulan natin. Ano ang purple sa wikang Filipino? Ah, purple! Ayun! Ah, ayan. O, purple. Ano ang kulay ng purple? Ano alam mong kulay ng purple sa Tagalog? Sa Filipino? Ano nga? Kuya, ano? Hindi niya. Ano ba yan? Ano nga, kuya? Alam ko, hindi ko lang alam. Alam to, pero hindi alam. Tumawa lang. Ano nga? Pag sinabi nating purple, sa wikang Filipino, ito ay morado. Na kung saan nagmula ito sa Spanish origin, pero kalaunan ay tinanggap na sa wikang Filipino, morado. Na kung saan ay meron din ito mga Pinoy alternatives na katawagan. Minsan tinatawag din po itong purpura. Purpura na kung saan ay Pinoy alternative natin. Ayan. O, alam mo na purpura. Kung ano ang it's purple. Purpura. Yan. Kaya pala siya ay purple. Oo, yan. Murado kapag sa wikang Filipino na kung saan ang origin ito ay yung sa Spanish term. Okay. Nakuha mo? Yes. Purpura o murado. Okay. Tanungin mo ulit ako kung ano next. Tagalog. Tingnan natin. Hindi, tanungin mo kung ano Tagalog ng purple. Mamaya, may quiz tayo mamaya. Okay, next. Ano naman ang kulay green? Verde! Verde! Verde daw! Verde! Tama! Yan, pero yung verde ay Pinoy alternative term lamang natin para sa kulay green. Hindi talaga siya, kumbaga wikang Filipino. Ang wikang Filipino dyan, natawag natin sa green ay lunti. No, lunti. Okay. Lunti ang tawag natin na kung saan ay inilalarawan natin ang lunti sa mga bagay o sa mga nakikita natin na kulay green. At ang ilan nga sa alternative dyan na Pinoy alternative ay tamang sinabi mo na verde, luntian at saka lungti. Yan yung mga Pinoy alternative natin para dyan. O, tandaan mo ha? Lunti. Nakakadalawa na. Berde at luntian. Ayan. Okay. Ano ikatlo? Ano kulay? Ang ikatlo natin ay sa Ingles ay blue. Yan. Blue. Azul. Azul. Oh, tama. Pero yan ay ang azul kasi ay hindi. Kumbaga, Pinoy alternative ulit ang azul. Ano? Pinoy alternative. At ang Tagalog talaga, ang Filipino talaga, o Filipino term para sa asul ay bughaw. Okay? Na kung saan ang bughaw ay direct translation natin para sa Ingles ay yung royalty. O di ba may mga dugong bughaw. Ganyan. At yung binabanggit mo kanina na asul ay Pinoy alternative na kung saan nagmula sa Spanish term na azul. A-Z-U-L. Yes. Azul. Ayan. Yun yung tawag natin doon. Nakakatatlo na po tayo. Tatlo na mali niya. Purple, hindi naman mali. Purple, green, and blue. Oh, ayan. Okay. Nakuha na ha. Tatlo na. Mag-a-quiz tayo mamaya. Pang-apat po natin ay kulay violet
o lavender. Oh, ano kaya 'yan? Ay, pala yung purple at violet. Oh, iba. Mas dark ang kulay ng purple kaysa okay. sa lavender, lavender at violet. Oh, ano naman ang Filipino term? Ayan, gamit kayo ng gamit. Pag talaga violet, tsaka ano, pag-usapan niyo. Ano? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Oh, sa Filipino term, ang violet o lavender ay lila. Okay, lila. Lila, yan. Pag lilac, naaalala ko yung show ni Willa Rebellion eh. Lila, yan. Lila na kung saan, ito ay Spanish term din na kung saan ay medyo light kaysa doon sa purple ang kulay. Itong violet at lavender ay kalimitan din o ang alternative term natin dito na kalimitang alam nating mga Pilipino ay ube. Oh, alam natin na alternative term natin ito, ube, haban at saka haban ube. Yan yung alternative term natin doon. Ayan. Okay, alam mo na. Okay. Sunod. Next. Next. Oh, sunod natin ay red. Red. Pula. Pula. Tama. Pero ang pula ay alternative term din lang natin. Ito kasing pula ay tawag natin, hindi siya mali, pero yung pula ang kalimitang tawag natin para sa red. Okay? Pero di umano ang Filipino term talaga ng pula ay mabaya. Okay, mabaya. Na kung saan itong mabaya na ito ay yung nagmula sa wikang panrelihiyon ng mga taga Batanes. Ito ay nagmula sa mga katutubo nating Ibatan. Doon nagmula 'yon, yung ano na 'yun. Pero malimit nating ginagamit ay pula at accepted na natin 'yon na pag sinabi nating red ay pula. Ayan. At meron din itong iba pang katawagan sa mga ibang lugar. Ano, halimbawa sa Maranao, kanaway ang tawag dito. Kanaway. Sa Saway, ang tawag nila dito ay bulagaw. Yung kulay pula. Okay, pula, red. Pero yung pula, Tagalog term yon. Pero sabi nila, ang Filipino term ay mabaya. Okay. Okay, alam nyo na. Next. Next. Ang kulay na pink. Ayan, paborito ninyo mga pink. No, hindi ko yung favorite. Ano? Hindi ko alam yung pink na yan. Pink! Baby pink! Pag sinabi natin pink, ang Filipino term nito ay kalimbahin. Okay. Kalimbahin. Kalimbahin. Oo. Pero, malimit din tawag natin dito, pag sinabi natin pink ay rosas. Doon natin, sinasabi natin ang pink ay rosas. Pero, pag sinabi natin pink at saka rosas, ang rosas kasi, medyo dark ang pagkakulay. Samantalang ang pink ay mas light ang kulay. Ano? Pero kalimitan nga ang ginagawa natin at kalimitan tawag natin dito sa pink ay rosas. Okay. Okay. Pero sa Filipino term ito po ay kalimbahin. Kalimbahin. Yan. Okay. Pink is kalimbahin. Oo. So magkaiba po ang pink sa rosas. Dahil nga mas dark ang rosas kaysa sa pink. Ang pink ay mas light. Mas accurate gamitin sa na Filipino term ay ang kalimbahin. Parang kagaya sila ng purple and violet. Violet, okay. Yan. Okay. Next. Yellow. Oh, yellow. What's yellow? ano ang yellow naman? Ano yun? Kuya, napaya mo ako sa black. ano naman ang yellow? Hindi ko alam yung yellow. Yung mga ganong kulay, hindi ko yellow, alam. Hindi mo alam ang yellow? I don't know. Kahit sa Tagalog term? Hindi ko talaga alam. Dilaw! Hindi naman, diba? Ay, dilawan na pala ni Lirakin. Oh my God! Oo nga pala. Ang yellow, diba? Ang Tagalog term natin dito ay dilaw. Tagalog term. Pero ang Filipino term natin dito ay kunig. Kunig. Ah, hirap ang Filipino term. Ang mga salita na yan. At ang kunig ay nagmula sa Ilocano term. Okay? Ayun ay Ilocano term yung kunig, yeah. Na kung saan ay yun ang tinatawag nating Filipino term para doon sa yellow.
na nagmula lang siya sa mga Ilocano. At sa Tagalog nga, ang pinakang kilala natin dito, kalimitan rin natin ginagamit ay dilaw. Okay? Dilaw. Next. At namaya, sa Tausug, sa mga taga-Tausug, ang kanilang tawag sa yellow ay biyaning. Biyaning. Oh, tandaan mo ha? Tausug, biyaning. Kunig. Biyaning. Kunig sa dilaw. Dilaw. Filipino term na nagmula sa mga Ilocano. Okay. Okay. Sunod. Orange. Ay, sinasakit na yung ulo. Orange. Orange? Aling orange? Mga kulay na yun. Hindi ko yan alam. Orange? Ano sa taga Filipino term? Ano ang Filipino term ng orange? Orange? Hindi ko alam. Lagi nasabi orange. Ha? Orange. Prutas? Hindi man prutas. Kulay. Ano pag-usapan natin? Hindi ko nga alam. Sabihin mo na lang. Kahel. Kahel ang Filipino term ng orange na kung saan ay nagmula ito sa Spanish term na kahel. Ang spelling o ang pagbabaybay nito ay C-A-J-E-L. Kahel. Nagmula yun doon. Yun. Yun yung orange na tinatawag natin. Nagginagamit natin araw-araw, hindi naman natin alam kung paano gagamitin. At ang alternative nito ay dalandan na naranha. At saka, dalandan at naranha na kung saan ay mula din sa Spanish. O Spanish term din yung dalandan at saka naranha. Ayan. Sunod, ang gray. Kulay gray. Ba't ganyan kasi mga kulay? Gray na lang kasi. Gray. Gray na lang. Ah, hindi gray ang Filipino term doon. English yun. English term gray. Ang gray. Ano ang Tagalog ng gray? Comment down below. Comment down below. Comment down below. Down na below pa. Ulit-ulit. Ano? Madiwara. Pag sinabi natin gray, ito po ang tawag, ang Filipino term natin dito ay malamaya. 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 Okay po? Na kung saan yung malamaya ay Tagalog term na sa English ang ibig sabihin ay like a maya. Kasi tayo, meron tayong ibong maya na sabi nila yung feather daw nun ay kulay gray. Kaya malamaya ang tawag. Okay po, nakuha mo? Okay, okay. Galing pala siya sa maya. Oo, pero may iba pang, yung iba tinatawag din na ang gray ay abo o abuhin. Yes. Mula naman sa ash o abo nga, doon sa mga tungko-tungko natin, ash. Yan, doon natin naman daw nakuha yun kasi kulay gray din daw yun. Mm-hmm. At totoo naman gray yun. Ano? Okay, next! White. Oh, ano ang white? Puti, basic. Puti. Ang puti po ay Tagalog term. Tagalog term ang puti. Pero tama. Tama. Okay. Ano? Para may naiisip ako sa kulay puti. Pero hindi ko maiisip. Pag sinabi natin puti, ang Filipino term nito ay puraw. Mula sa Ilocano. Pero ang Filipino term natin dito ay puraw mula sa Ilocano. Nang ibig sabihin naman nun ay, sa English ay purity, puti, purity. Pure. Ayan. Pure. Walang bahay na dungis. Ganyan. Puraw yun ang Filipino term. At sa iba, ang puti katulad sa ano, sa mga sa tribu ng Tibuli, ang tawag nila sa puti ay bukay. Okay. Sa Tribuli, bukay. Tibuli, bukay. Sa mga Waray naman, busay. Busay. Mm. At sa Ivatan ay maydak. 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 Puti na lang kasi. Ang dami. Puti, kalimitan natin ginagamit yan. Tama yun, hindi naman mali. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito ay Filipino term. Yeah. Filipino term. Magkaiba po ang Tagalog term, ang Ilocano term. Ang Filipino po ay ang ating pangbansang wika. Kaya dapat alam din natin kung ano ang tawag doon. Okay. Ano sunod natin? Oh, black naman po tayo. Black. Oh, last one, black. Black? Oh my God, ang hirap. Itim? Oo, itim. Tagalog term, itim. Pero, ang Filipino darkness. Term... Darkness! Darkness, kadiliman. Pag sinabi po nating black, sabi nga niya itim, tama naman sa Tagalog term. Pero sa Filipino term, ang itim ay dagtum. 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 Paano yan maabot ng utak ko? Ang dagtum ay nanggaling sa Cebu. Nagmula sa mga Cebuano. Ang dagtum. Na kung saan, ang Tagalog term ay itim.
At ginagamit din ng mga Kapampangan ang itim bilang tuling. Tuling. Tuling ang tawag sa Kapampangan ng Black. Oh, yan. Ang dagtum ay Filipino term na nagmula sa Cebu, na ang ibig sabihin ng dagtum sa Cebu ay black. Okay? Ayan. Yan yung mga kulay natin na lagi natin ginagamit pero hindi natin alam kung kailan ito naging orange, naging black, at naging kung ano-ano pang kulay. At hindi natin nalaman yung kanyang Filipino terminologies. Ayan. Ngayon alam ninyo, alam na ninyo kung ano ang mga Filipino terminologies ng mga kulay-kulay. Kasi doon sa crayons natin, ang alam lang natin talaga ay kung ano yung English term, kung ano yung Tagalog term. Minsan pa hindi natin alam kung ano ang Tagalog term ng ibang kulay. At ilan lang yan sa mga kulay na ishinare ko ngayon sa inyo bilang Filipino trivia tayo ngayon. At nandito ako sa Gloria, kasama ko ang aking nanay at ang aking kapatid. Shout out. Shout out po sa mga taga-Gloria Oriental Mindoro. Okay, now, punta tayo sa quiz. Tingnan natin kung alam niya, kung natandaan niya. Oh my God! Tingnan natin kung gaano kagaling sa... Wala mo lang review! Walang review? Ito na yung review. Tingnan natin. Oh my God! Wala ko! Ah, naku. Tingnan natin. Ito po ay college na. Tingnan natin kung yan. Okay. Ano ang kuya, purple? Nakakainis ano ang purple? Purple? Ito yung dark color? yung dark color. Oh, ano? Purple. Ano nga? Napakahirap namang bigkasin. Ano? Iti-text ko na lang. Murado. Murado. Dalawa kasi yan eh. Murado. Yung murado, tsaka yung isa. Ano pa yung isa? Ano yung Pinay alternative? Pinay alternative na purple? Oo. Alam ko eh. Hindi ko na alam. Purpura. 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 Kaya nga purple. Purpura. Murado. Yung madali lang kuya kasi tanong mo sa akin. Sige, madali. Green. Favorite color mo, green. Bird. Birdie nga yung ano. Birdie nga yung Tagalog term yun. Ay, naku. Ano nga niyang birdie Luntian. Lunti! Lunti. Alam ko. Verde, lunti, at luntian. Ayan. Yan yung alternative. Yan yung alternative. Yeah. Yung alternative natin ay verde, luntian, at saka lungti. Ang Filipino term ay lunti. Walang G. Lunti. Yan. Okay. Next, ano naman ang blue? Oh my God. Ito yung favorite color. Ano ba yan? Di alam. Pag favorite color ko lang kasi natin. Anong royalty? Royalty nga. Blue. Ano sa Filipino? Ano ang Filipino? Anong sa Filipino yun? Yung royalty, yung blue. Royal, yung Coke. Ay, bughaw. Bughaw. Last two. Ay, may last two po. Last two. Ano ang pink? Baby pink. Chok! Ito ay yung light pink. Alam, Filipino term. Ano nga yan? Filipino term. Lilac? Ayok! Lilac? Wala tayong lilac. Lila. Lila ba? Lila ba yung pink, kuya? Hindi. Ano yun? Ano? Ano yung peko? Di ba hindi mo rin? Di ba ay kalimbahin? Kalimbahin. Na kung saan ang other term doon ay rosas. Ang meaning na magkaiba ang pink at ang rosas kasi yes, ang rosas ay dark. Kalimbahin pa lang pink, kalimbahin, guys. Kalimbahin. Filipino term to ha, Filipino term. Last one. Walang tama kahit isa. Meron yung verde, grabe ka na. Alternative lamang yung binanggit niya. Ano ang dark? Ano ang black? Black. Parang huli nga yun. Ano ang black? Ano nga yan? Kuya, nakakainis ka na talaga. Ayaw ko nang sumama. Ang black. Itim nga. Tapos ang dami kasi niyan eh. May pag sa Pampanga, yan ay... Isa ang Kapampangan term niyan ha? Kaya nga, pag sa Pampanga. Ano nga pag sa Pampanga? Napandaan ko lang kasi Pampanga. Dagtum. Di ba may Cebu rin? Dagtum ang... Pampang. Black, na nagmula sa Cebu, na ibig sabihin ay black. At least tanda. Sa Kapampangan, ang ibig sabihin ay? At least tanda ko yung ano sa Kapampangan?
Bulong mo sa akin mo. Tuling! Ayan, parang tama. Ayan. So ngayon guys, alam na rin nyo kung ano ang mga Filipino term ng mga kulay sa Crayola na ilan lamang sa mga kulay sa Crayola. At sana may natutunan kayo dito sa Pinoy Trivia natin, sa Filipino Trivia. At saan pa rin yan na marami pa akong gagawing trivia at mga lecture tungkol sa asignaturang Filipino. Yun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking video. Paalam!